at mga kapital. Ito si JHM TV Ride at ngayon gagawa tayo ng bagong video. Ito, hindi ako magbabike ngayon kasi mamaya may vaccine ako. At nandito sa bahay. Bali, nang umaga, medyo nag-exercise lang ako ng konti, push-up, tapos nag-barbell ako konti para ma-maintain yung ano, yung lakas natin na lagi tayo nag-exercise. Tapos, ito, gagawin ko ngayon. Itong project natin ngayon, o gagawin natin video ngayon mga kapidan. Babaklasin natin yung ano, yung giant escape ko. Yan, yung giant escape ko. Babaklasin natin siya, tapos titesting natin kung kakasya sa balikbayan box. Ngayon ito, sa mga gustong mag-uwi ng bike galing dito sa Japan, na nandito, FW, lala, trainee, mga kapwa namin, trainee, visa dito. Ano, ngayon, susubukan ko na isalpak to. Kasi ito, size small, yung giant escape ko. Titesting natin na ipasok sa box ng balikbayan box. Pag nagkasya siya, sabi, may tendency pwede mo siya mauwi. Kasi, pwede naman siya iuwi sa, ano, bibit-biti mo sa airport. Pero, may bayad syempre. May tax yun. Tsaka, siguro marami ko siya. Pero, hindi ko alam. Hindi pa ako nakapag-testing makapag-uwi. Ngayon, eto si Mirita. Ang gagawin ko dito, frame na lang bibit-bitin ko sa kanya kung uuwi ako ng Pilipinas. Frame na lang. Frame lang. Tapos, yung mga gamit niya, yung mga gulong niya, yung shock niya, yan, mga lahat ng mga pyesa niya lalagay ko sa box. Ngayon ito, te-testing natin to. Pag pumasok tong small na to, okay. Kasi may nakita ako sa YouTube, nanood din ako, OFW rin siya. Yung 27.5 medium size na frame niya, nagkasya dun sa box. Yun susubukan natin. Pero ito baka hindi ko na to baklasin to muna si Merida. Ngayon ang babaklasin natin yung isa, si Comental, yung kulay blue. Kasi mas mahaba ang frame nun eh kesa dito. Kasi ito, medium size lang to. Pero yun, small size lang yun. Pero mahaba yung reach nya. Kumbaga yung top tube nya, ang haba. Yung pinaka reach nya, mahaba yun eh. Mas mahaba dito. Tsaka yung dito sa ano, mahaba to. Mahaba to. Kaya yun ang titesting natin. Kasi ito, wala pang 100 centimeter. Ganun. Yung ano niya, yung length niya. Yan. Yan yung ano natin. Tapos ito talaga medyo maigsi. Okay. Mga pedal, at kung masubukan natin to na maipasok dun sa ano at kasya, magandang balita. Ayun lang. Mamaya na lang ulit. Panoorin niyo yung vlog ko. Bali, yan na siya mga kapedal. At binaklas na natin. Ngayon, nilagay lang natin dito yung manibela. Lalagyan pa natin yan ng bubble wrap. Tapos yung RD, di ko na kinalas. Iipit na lang natin dito yan. At pati ito. Titesting natin kung kakasya siya ng ganyan. Upuan, kakalasin pa natin yan. Yan. Ito yung mga tools ko. Sa mga gustong gumawa ng bike, dapat meron kayong mga tools, bumili kayo ng sarili nyong tools. Kasi mahirap din pag nang hihiram ng tools. Maganda yung meron kayong sarili. At ito yung ano nyo, yung pinakatinitir nya, haba. Yan. Doon pa yung bearing, di ko na kinalas. Yan, aluminum to. Itong fork nya. Tapos mamaya, sukatin na natin kasi may nagtatanong sa akin na kung ano daw ang sukat ng ano ko. Ngayon, nakalas ko na siya. Sukatin natin yung pinaka diameter ng pinaka head tube na ito ng Escape R3. Giant Escape R3. Yan, okay. Okay, mga kapedal. Bali, nilagyan ko siya ng wrap, yung bubble wrap. Tapos, tinape ko yung kadena tsaka RD. Tapos dito rin sa unahan kasi ilalagay ko tong manibela. Hindi ko na siya totally kinalas. Yung manibela para ano,
dito na siya, naka-stay na siya dito. Ayan. Tapos itong ano, syempre, separate na to. Nakahiwalay na siya. Ganun lang yung gagawin natin. At ayun pala, nagla-live ako sa Facebook. Shoutout nga pala sa viewers ko, nawala. Ayan na si Giant Escape Part 3. Ayan, ganyan lang siya. Tinanggal ko na rin yung upuan. Tapos ito ngayon yung upuan na to na belo. Kakabit ko muna doon sa kabilang bike. Sa ano, kay doon sa kulay blue. Para matesting natin. Kung masarap ba upuan. Or hindi. Okay mga kapidal. Maya na lang, kabit muna natin tong ano. Okay. Shoutout kay Butch Loki Salonga. Oh, uwi ko to. Shoutout kay Loki. Si Loki ang pinakamalupit. Yan. Ako lang pa. Dito pa pala sa una, lalagyan natin mga kapidal. Lalagyan pa natin dito ng wrap kahit papano. Para ma-proteksyonan siya. Yan, ganyan lang. Para hindi siya, hindi tumama. Iuwi ko na to kasi ano, masikip na rito, dami ng bike. Buwasan natin yung bisikleta. Ibenta ko to. 20. 20k. Giant Escape Art to. Yan. Oi. Oi, ba to aro? Hay, iba sigo to aro. Hay. Mo, demo hanin sika. すぐない? Yan. Nakalutang lang siya. Lobat na ata si ano natin. Mga kable. Ganyan din natin. Take din natin. Hindi naman ito mababali. Ganyan lang siya. O, ayan na. Nakano na yung ano ko. Escape or 3. You know, swerte ni Logan. Yan! Hindi, uwi ko lang ito. Maraming may pagbibigyan ako na ito. Depende. Kasi tatlo naman yung bike ko eh. Bale, yung paborito ko yung Merida at saka yung isa yung Bullet Blue. Ito kasi road bike. Nagro-road bike naman ako dati. Oh, mga kapidal. Nagro-road bike ako dati. Ngayon ito may... Bahala na, pag-uwi sa Pilipinas na ito kung may mapagbigyan tayo. So, mga kapidal. So, nagtatanong nga pala ng diameter nito ng head tube, yung pinaka bearing niya, ito po ang diameter niya.
Bali 36. Yung sakto. Sakto natin yung sakto. Sa nagtatanong sa akin na 36.5 yung pinaka seal bearing niya, yung diameter ng seal bearing na gagamitin nyo. Yan lang mga kapedal, at dito muna tayo. Okay mga kapedal, eto na yung box natin na paglalagyan. Maya details ko rin kung anong size na itong ano na to. Nakakalimutan, parang 63 by yung ano na ito. Basta ano ko lang kung ilang centimeter. Kasi dito sa Japan, pare-pares lang naman nata yung box na jumbo. Ganto lang yung jumbo nila. Unlike sa ibang bansa talaga na ganto mismo kataas. Ito kasi tutupiin pa to eh. Yan. O, tutupiin pa yan. Ganyan pa yan o. Sa ibang bansa kasi, nakataas, mataas na ganto. Talagang ano siya. Ngayon, ito. Pakita ko sa inyo kung paano. Ito munang gulong sa likod. Baliktarin natin. Yan. Ayan muna, salpak natin. Gulong muna sa likod. Yan. May hangin pa yung konti. Hindi ko pa totally inaano. Tapos, eto na. Yung frame. Pasalisi siya. Yan. Ganyan siya. Yan. Hindi ko pa siya totally binabalutan ng totally balot. Kasi may pwede pang mga ilagay. Tapos pinakita ko lang sa inyo, sinample ko lang kung pwede siya mauwi. Ito naman yung ano. Pero before yon, lagay muna natin yung etong ano sa ilalim. Asya siya dito sa gilid. Yan. Tapos etong upuan. Itong upuan, di ko na rin tinanggal. Lagay lang natin dyan. Ito na yung pangharapan na gulong. Yan. Ganyan lang mga kapedal. Saktong-sakto. Wala siyang, hindi siya bulky. Tapos, ang maganda pa nito, marami pa kayong pwedeng ilagay sa loob. Marami pa kayong pwedeng ilagay na mga pyesa or mga kung ano-ano. Pero ang gagawin ko kasi dito, itong ano na ito, tatanggalin ko pa to, yung pinakagoma. Pwedeng hindi na rin kasi manipis naman yung gulong niya. Unlike sa mountain bike ko na makapal yung gulong, kailangan kalasin. Pero kasya siya. Small size lang to ha. Yung medium, siguro kasya. Pag tinanggal ko lalo to, kinalas-kalas ko siya at as in totally tinanggal ko lahat ng pyesa niya. Ay sigurado ho, maano, maliit lang yung ano nito. Magiging pwesto nito. Ayan, nakaganyan pa yan. Ay, hindi ko pa siya binalagbag ng ganon. Kasi yung nakita ko sa iba YouTube, nakabalagbag. Kasi medium size na mountain bike. Ngayon ito, small size. Nakaganyan lang siya. Ayan. Yan, ganyan na ganyan mga kapedal. Okay mga kapedal, bali hanggang dito na lang po yung vlog ko at salamat po sa panonood. Tsaka maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin sa 81 subscriber ko. Sana po madagdagan pa po tayo. Malapit na po ako mag 1 year dito sa YouTube, pero at least kahit pa paano nadadagdagan yung subscriber ko, naging 81. Kahit mabagal, hindi pa ako na-monetize. So okay lang po, basta magawa ko lang kayo ng video, mapakita ko kayo ng video about dito sa Japan lalo. At yung pagra-ride ko dito sa Japan at saka yung mga ibang ginagawa ko dito. At ito, bagong tips na naman po sa mga kapedal natin na nandito sa Japan yan. Na pwedeng mag-salpak ng bike. Kasi yung iba nahihirapan. Yun, okay mga kapedal. At maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po yung video ko. Ito si Jason T. Brighton. Please like, share, and subscribe sa channel ko. At pakipindot na rin sa notification ko para pala updated sa mga video kong ginagawa. Okay? Alright. Dito na lang.